Magandang araw sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa Osamis. May unit tayo dito na i-rescue Ford Raptor 2023 model. Ang problema, nagpalit lang daw ng baterya kasi nalubat, pagkatapos ay ayaw na talagang umandar. Kahit anong gawin, redundo na lang talaga at ayaw nang tumuloy yung andar. Hula-hula na naman yung gagawin natin dito. Sinaw mo kayo na? Talagang sa nung gamiton ko, pang long distance na kunin siya. Sinaw-sinaw pa talaga yung sasakyan, wala pang isang taon to. Sus, buol yung gawin, wala naman pagkawa na eh. Mga si Matthew yung pagkawa na ano kay delikado. At to slain na, mamublima at samot. Hello, Mats. Welcome to Osamis. Marag na mong pag-asa, nalagyan din mo. Ayan, kita natin at narinig na malakas naman yung redundo. Ibig sabihin, malakas yung baterya. Kaso ang problema, ayaw talaga tumuloy yung andar. Scanner, scanner, scanner. Salamat sa pag-anhi. Arabe, anong wire, be? Abre, abre ang hood. Yung mga batang mechanics lang muna yung titira sa Ford Raptor natin ngayon. Pagpapraktisan lang muna namin to. Awin na kayo Raptor ang idol. Pag ginijuhay ko tani. Ang kwan ko lang yung kusina ba? Magwala-wala yung kwan. Ako lang hindi kwan sa Ford. Ang yapon. Sige lang. Ayaw na. Tinukot ng gito. I-guide lang muna natin kayo kung ano ba yung unang dapat gawin kapag ka ganitong sitwasyon. Dito ay chinek ko lang yung mga piyos, pagkatapos ay ginamitan natin ng bulang kristal. Wala namang ibang code yung system natin maliban sa BCM. Yung mga code na nakita natin ay hindi naman yun yung dahilan bakit ayaw umandar to. So ibig sabihin ay kailangan nating hulaan yung problema. Kasi wala namang fault codes yung system natin. Kapag tiningnan naman natin yung live data ay okay naman lahat. Kaya yung una nating ginawa dito ay chinik lang muna natin tong fuse box sa harapan. Ganito naman kasi tayo lagi. Nagsisimula tayo dito sa mga basic na parts. Shout out natin yung mga nagsabi na sirain daw yung Ford. Ganun talaga, lalo na kapag wala tayong pira na pambili. Normal naman kasi na nagtutrouble yung mga sasakyan kahit na bago pa yan. Ang sirbato po, ano yung mat? Palihog ko ha? Nagwala-wala ang isa ka ko, bahina, usok. Ginamit ko lang dito yung budlot na sulot kong mata para makita kung may putol ba yung mga piyos. Sa mga nagtataka dyan bakit nagkaganito yung unit bago pa naman, ang sagot lang natin dyan, kaya nga may mga mekaniko at manghuhula para may mag-ayos sa mga sasakyan na tulad nito. Wala naman kasing bagay na hindi nasisira, diba? Pagkatapos kong ma-check lahat ng mga piyos dito sa harapan ay okay naman, wala namang naputol. So ibig sabihin ay kailangan ko pang hanapin yung talagang dahilan bakit ayaw to umandar. Advice ko lang sa mga may-ari ng sasakyan tulad nito, huwag ninyong basta-basta na ipagalaw yung mga sasakyan ninyo. Ang dapat nyo lang gawin ay dalhin ninyo sa kasa kasi mahirap na magkamali dito. Maliban na lang kung may mekaniko kayo na kilala na maasahan talaga, yung mga may experience na talaga sa ganito. Tandaan ninyo, yung Ford ay iba talaga sa ibang sasakyan. Mahirap talaga itong galawin. Pagkatapos ko ngang ma-check yung piyos dito sa loob ay sinubukan ko ulit na paandarin. Kita natin na ayaw pa rin talagang umandar. Baka sabihin nyo na walang fuel to. So ayan, observe natin dito. Oops! So ayun, sabog yung mukha ng kasama ko. Ibig sabihin ay malakas naman yung fuel. So try natin ulit na paandarin. Hindi talaga umandar. Pero dahil sa hindi pa rin ako nakuntinto ay pina-start ko pa rin ng maraming bisis dito. Kaya ayaw umandar kasi naka-fuel cut-off siya. Iba't ibang diskarte nga yung ginawa ko dito bago pa naging ganito.
Yahoo! Paano ba yan? Try natin palong utro. So ayan, try nating patayin at paandarin ulit kung madali na bang umandar. Kita natin na one click na lang siyang paandarin. So dito ay alamin natin kung bakit hindi na videohan yung ginawa ko at bigla na lang umandar. Ganito talaga pag troubleshooting. Sumundog, Mat. Sumundog. Sumundog. Hindi mo sumundog eh. Dagana po si Dagana po mas inuno sa ni. Kuha na pa rin. Problema dito ka share ato giun sa. Wa man ma-video he. Wala, wala. Ganito yung feelings ng napasaya natin yung may-ari ng sasakyan. Good job! Taon mali ron. Handa naman eh. Kuya, kaya ito. Kaya ito. Kaya Tak, 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 tak